Tila wala na yatang ibang Filipino brand na kasing sikat ng Jollibee. Inirepresenta ng isang smiling bee chef mascot, ang homegrown fast food chain ay naging malapit na sa mga puso ng mga Pilipino, maging bata man o matanda. Tara na at ating alamin ang kasaysayan ng sikat na fast food chain na Jollibee. Inspiring story ay nagsimula kay Tony Tan Kakyong na minsan sa kanyang buhay ay nagmula rin sa isang mahirap na pamilya. Nag-migrate sila sa Pilipinas mula sa China kasama ang pag-asang mas mapapaunlad nila ang kanilang buhay dito sa bansa. Nagsettle sila sa Davao. Noong bata pa si Kakyong, nagbukas ng isang restaurant ang kanyang ama na naging isa sa mga maagang exposures niya sa negosyo. Siya naman ay nagtrabaho at nag-aral ng mabuti at nakatapos sa kursong Chemical Engineering sa University of Santo Tomas. Ang isang pagbisita sa ice cream plant noong siya ay 22 years old ang tumulak sa kanya na magkaroon ng dalawang Magnolia Dairy Ice Cream franchise, isa sa Cubao at isa pa sa Quiapo. Gamit ang 350,000 pesos na family savings. Hindi pa sapat ang ice cream para kay Kakyong. Kaya naman nagdagdag pa siya ng hot savories sa menu. Ito ay agad na naging popular hanggang sa noong 1978, tinapos niya ang franchise at pinalitan ang mga ito ng unang version ng Jollibee. Bakit ito tinawag na Jollibee? Ano naman ang koneksyon ng bubuyog sa burgers at spaghetti? Napili ang bubuyog dahil nirepresenta nito ang pagsisikap habang ang honey na kaakibat nito ay nagrepresenta sa tamis ng buhay. Ang mga branding efforts ng Jollibee sa simula ay gawa ni marketing consultant Manuel Lumba na unang nakita si Tan Kakyong noong 1978. Mga panahong ang Jollibee ay tinatawag pa noon bilang quote-unquote Jollibee, J-O-L-I-B-E. At ang CEO ngayon ay nangangailangan ng payo ukol sa patutunguhang direksyon ng negosyo. Sa isang interview, sinabi ni Lumba, quote-unquote, "Watching the guests, I quickly noticed that there were leftovers when it came to certain products, but not with the hamburger sandwich. With that, I thought the business had a potential winner." Pinatter ni Lumba ang bee design sa comic books ng kanyang anak na babae. Quote-unquote, "If Disney had a mouse, why couldn't I have a bee? Then I added a chef's hat to suggest quality food, a red dinner jacket with a vest to boot, white gloves that reminded me of Disney characters, and taking inspiration from Tony Velasquez's Nanong Panda comic book character. I exaggerated the cheeks." Ang crude design ay mas ipinaganda ng isang advertising company at nag-invest si Tan Kakyong ng milyon-milyong piso para maprotektahan ang trademark. Pinalitan rin ang pangalan mula sa Jollibee, ginawa itong Jollibee with an extra L and E, upang mas mapansin ang mga salitang Jolly na ang ibig sabihin ay masiyahin at bee o bubuyog. Itinayari ni Lumba ang kanyang pera at mukha nang siya ay bumili ng ad space sa isang PBA game, isang sugal para sa isang hindi kilalang hamburger restaurant noon, na nagkaroon ng mas malawak na audience matapos ang laro. Inedit rin niya ang restaurant design. Ang Jollibee Effect. Noong 1978, matapos ito maging Jollibee at tinigil ang pagbebenta ng ice cream, ang Yum Burger ang naging flagship product nito. Matapos ang isang taon, ipinakilala naman ang kanilang sikat na spaghetti at sumunod naman ang minamahal ng karamihan, ang fried chicken. Nang dumating ang panahon nang ang isang kalaban na fast food chain ay dumating na rin sa Pilipinas noong 1981, mayroon ng malakas na kapit ang Jollibee sa lamesang Pinoy. Matapos ang isang dekada,
patuloy pa na lumago ang Jollibee at ipinakilala ang kanilang palabok, Champ Hamburger, Jolly Twirls at noong 90s, ang Jolly Hot Dog at Peach Mango Pie. Ang mga ito ay nanatiling bestsellers ngayon. Mas maraming mascots ang dumating, mas maraming menu items ang inilabas. Noong 1987, ang Jollibee ay naging isang global brand kung saan ang unang overseas outlet nito ay sa Brunei. Mula sa kaunting outlets noong late 70s, nagbukas ang Jollibee ng branches sa buong mundo mula sa Papua New Guinea hanggang sa Milan. Sa ngayon, may makikita na rin Jollibee branches sa US, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Singapore, Hong Kong, Brunei at Vietnam. Pinaplano na rin ang kumpanya na magtayo ng branches sa Canada, Indonesia, Japan at iba pang mga bansa. Mayroong higit 3,000 branches worldwide. Ngayon, ito ay ang 24th largest fast food restaurant chain sa buong mundo ayon sa Wikipedia. Maraming mga mascots na rin ang dumating at nawala. May mga TV shows na rin na pinroduce at may mga prime ministers na rin ang nakapag-drive-thru. Nilibot na rin ng Jollibee ang buong Pilipinas at nagkaroon ng blow-up. Naging isang Funko Pop na ng 2 beses. At lumabas na rin sa Glee at mga comic book tulad ng The Avengers at The Flash. Sinabi ni Tan Kaktiong sa isang 2010 interview, quote-unquote, "From a rather crude, strange-looking bee that no bank dared to touch back in 1978, Jollibee and his cheeky smile today have become synonymous with a truly Filipino success story that is now a source of patriotic pride. It is estimated that the Jollibee brand is now worth several billion pesos." Ang Jollibee Food Corp ay nagmamay-ari na ngayon ng maraming iba't ibang food franchise sa Pilipinas at overseas. Dito sa bansa, kasama na sa mga ito ang Mang Inasal, Chowking, Greenwich, Red Ribbon at Burger King Philippines. Internationally, kasama dito ang Smash Burgers at Panda Express Philippines. Ang pagbili rin nito sa The Coffee Bean and Tea Leaf ay isa na namang hindi nakakagulat na hakbang tungo sa world takeover nito. Kung inyong nagustuhan ang aming video, huwag niyong kalimutang pindutin ang notification bell para sa agarang updates. At syempre, huwag niyo rin kalimutang mag-like and subscribe. Muli, kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!